Mga ka-E2C, dahil nga maraming mga packages ang dagsa tuwing Kapaskuhan, sinasamantala naman ito ng mga mapanlinlang gamit ang isang clickbait phishing scam na dala ang pangalan ng Philippine Postal Corporation. Kaya ang naturang ahensya nagbabala sa publiko, huwag magpapaloko sa ganitong modus operandi. Ang Presidential Anti-Organized Commission naman nagsasagawa na ng investigasyon, katuwang ang NBI at PNP. Ang detalye sa balitang A2Z ni Kim Salinas. Umaasa ka ba ng padalang packages ngayong Pasko? Dagsa kasi ngayon ang mga nagpapadala ng balikbayan boxes galing abroad, partikular sa mga OFW nating mga kababayan. Kasabay nito, naglipa na din ang mga text message na nagsasabi na ikaw ay may tatanggaping package mula sa Philippine Postal Corporation at hindi ito maipadala dahil may mga kulang na impormasyon. At para mapunan ang impormasyon, ikiklik lamang anya ang link na nasa text message. Pero wag ka, isa pala itong clickbait na oras na pinindot, makukuha na ang inyong mahalagang impormasyon o mas kilala bilang phishing scam. Kaya naman ang suki ng mga padala sa PhilPost na si Jopel, alerto sa ganitong mga modus, lalo na lagi siyang tumatanggap ng padala abroad. Sa akin kasi, like, di lang sa text, sa email. Kadalasan dyan, pag sa email, for example, dumediretso yun sa spam folder. So alam mo agad kung kahina-hinala yung message na natanggap mo. At ikaw rin mismo, kung aware ka kung ano matatanggap mo, pwede mo ring makontakt mismo yung organizer or kung sino yung sender. At syempre, bisitahin mo yung official website nila. Like yung sa PhilPost nga. Hindi anya siya basta-basta naniniwala sa mga ganitong panluloko at agad niyang biniberipika sa lihiti mong website ng PhilPost kung siya ay may tatanggaping padala. So, kailangan i-check natin, aware tayo kung sino yung sender. At aware din tayo, regardless kung sa email man yon or sa text, kung sino nga ba yung nagpapadala. At malalaman din natin agad yan kung legit nga ba o scammer yun. So maraming ways din naman na para malaman yan. Sa akin kasi, sa experience ko, especially sa email, alam ko agad kung yun talaga yung sender eh. Habang pinabulaanan din mismo ni Postmaster General Luis Carlos ang naglipa ng text scam na ginagamit ang pangalan ng PhilPost. Hindi naman talaga kami nagpapalabas ng mga texts that you have a parcel na kulang ang address nyo and so on. No? So, pinibigyan namin ng ang publiko. We've been out in the social media. We'll be out in the regular radio na wala kami linalabas na texts that you kulang yung inyong ano. So, basically, it's a phishing scam nga na getting illegal your data. Ayon sa kanilang datos, wala pa naman nabiktima ng ganitong modus at naglabas na rin umano sila ng babala sa publiko. Pakiusap na lamang nila ngayon sa mga telco sa bansa. Baka pwede naman, alam naman nila na hindi kami nagpapadala, never kami nagpapadala ng mga text na ganyan. Since wala kami pinadadala, maybe lahat ng pumasok na text from their end, malagay na into the spam, no? If that's possible also. Nakikipagtulungan na sila sa PNP at NBI upang matugunan ang ganitong modus operandi. May mga reklamo na rin natatanggap ang Presidential Anti-Crime Organized Commission sa mga ganitong modus. Kasi minsan nasisilaw sila na sasabihin may package dito, magpadala ka lang ng pera pang bayad sa tax at kung ano-ano pa. Yun ang nagiging parang pang-akit sa kanila eh. So dapat iwasan nila yon. Once na alam nila na wala naman talaga silang package na ini-expect, automatic scam, isipin nila scam kaagad yon. Paalala ngayon nila sa publiko na huwag basta-basta mag-post ng wishlist ngayong Kapaskuhan sa social media dahil yon ang naglalaglag sa kanila. Minsan yung social media nila, accounts nila, napapag-aralan ng mga sindikato yon at dun sila nilalaro. Sa ngayon, nagpapatuloy na ang investigasyon ng PNP-CIDG at NBI sa ganitong modus nang patuloy na itong masawata. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.